Hi guys, it's me, Erin. Welcome to Kindergarten, Module Serie. Nandito na tayo sa week 10. Mga pangangailangan pa rin ng isang bata at mga tamang pangangalaga sa katawan. Simulan na natin sa unang bilang. Ang una natin gagawin ay kulayan ang mga larawan ng mga maustansyang pagkain. Ang unang larawan ay larawan ng gatas. Kukulayan natin yan dahil maustansya yan sa katawan. Ang gatas ay tumutulong para matibay ang ating ngipin at buto. Ang sunod na larawan ay lechon manok. Kukulayan natin yan dahil kalaran natin yan para lumakas ang ating katawan. Ang susunod na larawan ay mga prutas. Kukulayan din natin yan dahil maustansyang pagkain yan. Tumutulong din para makaiwas tayo sa sakit. Ang susunod na larawan ay larawan ng tinapay. Kukulayan din natin yan dahil nagbibigay din to ng ating lakas. Ang susunod naman ay larawan ng tichirya o chip. Hindi natin kukulayan dahil hindi yan maustansyang pagkain. Kasi ay sa ay junk food. Ang tsuro naman ay larawan ng puro gulay. Kukulayan natin yan. Dahil katulad ng prutas dito sa taas, nakakatulong din ito para din tayo makaiwas sa sakit. Dahil mayaman sila sa vitamin C. Kasi mayaman sila sa batinina. Ang sunod naman ay larawan ng kape. Hindi yan maustansya para sa ating mga bata. Ang iinumin natin dapat gatas o tubig. Pero hindi natin kukulayan. Ang sunod na larawan ay larawan ng soft drinks. Hindi natin kukulayan yan dahil hindi siya maustansya na inumin. Masyadong marami siyang sugar. Masama sa katawan. Tara na guys, magkulay na tayo. Tapos na guys. Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Kulayan ng mga larawan ng mga gawain na nagpapalakas at nagpapatibay ng katawan. Dito sa unang larawan ay larawan ng isang batang lalaki na naglalaro ng kalap. Hindi natin kukulayan yan dahil hindi yan nagpapalakas sa ating katawan. Magkakasakit pa nga tayo eh dahil madumiyaan. Kaya hindi natin kukulayan. Sa sunod naman ay larawan ng dalawang bata ay nag-e-exercise o nag-e-exercise gamit yung jumping rope. Kukulayan natin yan dahil nakapagtibay at nakapaglakas ng katawan. Masunod naman na larawan ay larawan ng batang naglalaro ng putik. Kung katawan niya ay madungis, mali yun kaya hindi natin kukulayan. Kasi pwede tayong magkasakit sa madumi. Ang sunod na larawan ay batang lalaki. Naglalaro ng basketball o bola. Para din siyang exercise. Kaya kukulayan din natin. Dahil maganda yan sa ating katawan. Ang sunod naman ay larawan ay batang nagbabad sa computer. Hindi tama yun. Kaya hindi natin kukulayan. Para tumibay at lumakas ang ating katawan, ay panlaran natin ng exercise. Igalaw natin ang ating katawan. Sunod naman ay larawan ay batang babae. Lalaro ng badminton. Kulayan din natin yan. Dahil isang uri din yan ng exercise o exercise. Ang sunod na larawan ay larawan ng batang lalaki na naglalaro sa cellphone. Hindi natin kukulayan yan
dahil hindi ang nagpapalakas ng katawan o nagpapatibay. Mga bata, huwag magbabat sa cellphone dahil tayo ay masisira ang mata. At ang huling larawan ay larawan ng batang sumasayaw. Kukulayan natin yan dahil nagpapalakas yan at nagpapatibay sa ating katawan. Tara na, kulayin na natin ang damang sagot. Tapos na guys! Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita ng tamang pangangalaga sa katawan at X kung hindi. Ipaliwanag ang inyong mga sagot. Dito sa unang bilang ay larawan ng kumakain ng maustansyang pagkain. Lagyan natin niya ng check dahil tamang pangangalaga yon sa atin ng katawan para tayo ay maging malakas at masikla. Dito naman sa sunod na bilang ay larawan ng maglaro ng computer buong araw. Mali yun, kinalalagyan natin ng X. Dito naman tayo sa sumunod na bilang. Larawan ng naliligo. Maligo araw-araw. Lalagyan natin ng check. Dahil tama iyon. Pangangalaga sa katawan. Para tayo ay malinis at mabango. Sunod na bilang ay larawan ng nag-eesisyo. Mag-eesisyo araw-araw. Lalagyan din natin ng check. Kasi tama yon. Na pangangalaga sa ating katawan. At panglima ay larawan ng batang madungis. Maglaro sa maruming lugar. Lagyan natin ng X. Kasi hindi madangda sa ating katawan. Ang madumi ay maaring magdulod sa atin ng iba-ibang sakit. Tara, sagutan na natin! Tapos na guys! Dito naman tayo sa sumunod na gawain. Sagutan ang checklist. Alin ang ginagawa mo upang maging malinis at malakas ang inyong katawan? Lagyan ng check ang kahon kung ginagawa mo ito. Ipaliwanag ang inyong mga sagot. Dito sa unang larawan ay larawan ng bata na nagbibihis o nagpapalit ng damit. Ginagawa ko ito kaya lalagyan natin ng check. Kapag madumi ang aking damit, nagpapalit ako ng aking damit para lagi akong malinis. Lagyan natin ng check. Sunod na larawan ay naliligo. Lalagyan natin yan ng check. Dahil ginagawa ko ito para lagi akong malinis at mabango. At hindi magkakasakit. Lagyan na natin ng check. Sunod na larawan ay naghuhugas ng mga kamay. Ginagawa ko rin yung kinalalagyan natin ng check. Para laging malinis ang atin ng kamay. Sunod na larawan ay nag-eeksisyo o exercise. Lagyan din natin ng check. Dahil ginagawa ko rin yun. Para maging healthy. Kasi kalaran ng ating katawan ng exercise. Sunod na larawan ay nagsisipilyo. Lalagyan ko rin ng check. Dahil ginagawa ko yun para laging malinis ang ating ngipin. Ang sunod na larawan ay naglilinis ng tenga. Ginagawa ko rin yung kinalalagyan din natin ng check. Kalaran linisin ng tenga para hindi tayo nabibingi at hindi magkasakit ang ating tenga. Sunod na larawan ay kumakain ng maustansyang pagkain. Ginagawa ko rin yung kinalalagyan natin ng check. Para tayo ay malakas at malusog.
At itang huling larawan ay natutulog. Lalagyan ko yan ng check. Dahil kanlaran natin ng tulog, para tayo ay may pahinga. At magkaroon ulit ng lakas, pag tayo ay gising na, kinabukasan. Lahat na ito ay ginagawa natin para tayo ay palaging malinis at malakas. Tapos na guys! Ang susunod naman ang gagawin ay lagyan ng check ang mga larawan na nagpapakita ng tamang pangangalaga sa mata. At X kung hindi. Gagawin mo ba ang lahat ng mga nasa larawan na nilagyan mo ng check? Bakit? O bakit hindi? Dito tayo sa unang bilang. Larawan ng nagbabasa. Magbasa sa maliwanag na lugar. Tama, kinalalagyan ko ng check. Kanlarin natin ng liwanag para mabasa natin ang libro. Huwag lang sobrang liwanag. Ang sunod naman ng larawan ay magsuot ng sunglasses at matindi ang sikat ng araw. Lalagyan natin ng check. Dahil tama iyon. Para protektahan natin ang ating mga mata laban sa matinding liwanag at init ng araw. Dito naman tayo sa sunod na larawan. Manood malapit sa telebisyon. Lalagyan natin ng X dahil nakakasira yun sa mata. Pag sobrang lapit sa telebisyon dahil masyadong maliwanag. At dito naman sa huling larawan, kumain ng gulay at prutas na mayaman sa bitamina. Tama yun, kinalagyan natin yung check. Kasi ang prutas at gulay ay nampapalinaw ng mata at mayaman sa bitamina para ang mata natin makaiwas sa sakit. Tapos na guys! Ang susunod naman natin gagawin ay kulayan ang mga larawan ng tamang pangangalaga sa katawan. Pakita mo sa inyong mga magulang ang mga tamang paraan upang pangalagaan ang iyong sarili. Dito sa unang larawan, magsipilyo ng ngipin at katapos kumain. Kukulayan natin yan. Dahil tamang pangangalaga, iyon sa ating katawan. Kanlaran, laging magsipilyo para malinis at mabango ang ating ngipin at hininga. Sunod na larawan ay kumain kahit madumi amang kamay. Hindi natin kukulayan yon dahil kasi hindi tama na kumain gamit ang maduming kamay. Kanlaran, ugasin muna ang kamay bago kumain. Sunod naman na larawan ay matulog ng 8 hanggang 10 oras araw-araw. Tama iyon, kaya kukulayan natin. Dahil kanaran natin ng sapat na tulog para ang ating katawan ay laging malakas, malusog, at masigla. At ang huling larawan ay magkugos ng kamay bago kumain. Tama iyon, kaya kukulayan natin. Diba sinabi ko kanina, magkugas muna ng kamay bago kumain para makaiwas din tayo sa sakit. Dahil ang dumi ay nagdudulot ng iba-ibang sakit. Maari pa tayong magkaroon ng bulatis sa tiyan. Tara na guys, magkulay na tayo ng tamang sagot. At malungkot na mukha naman kung hindi.
Dito tayo sa unang larawan. Nagpugugas ng kamay. Gugoy tayo ng masayang mukha. Dahil itama iyon na pangangalaga sa ating katawan. Dito naman sa sumunod na bilang ay larawan ang naglilinis ng kuko. Gugoy tayo ng masayang mukha. Dahil tama iyon. Dito naman sa sumunod na bilang ay larawan ng batang nagsusuklay. Tama iyon. Graikuit natin ang masayang ka. Dito man tayo sa pang-apat na bilang. Larawan ng naliligo. Tama iyon. Na pangangalaga sa katawan. Graikuit natin ang masayang mukha. Dito naman sa panglimang bilang ay larawan ng nagsisipilyo. Lalagyan natin ang masayang mukha. Ay dahil tama ang pangangilaga niyon sa aking ngipin. Itang huling bilang, bilang anim, ay larawan ng batang dalawang naglalaro. Ang igugulit natin ay malungkot na mukha. Dahil hindi naman yan pangangalaga sa ating katawan. Tara, guwit na tayo! Serye, dalawa ang natutunan natin. Mga paunahing pangangailangan at tamang pangangalaga sa ating katawan. Nagustuhan mo ba ang ating video? Ano bang hihintay nyo? I-like and share nyo sa kaibigan nyo. Bye guys!